Ang pag-ibig ay wagas at totoo na siyang nagpapaligaya sa ating lahat. Pero nagiging dahilan din ito ng ilang sakit at hirap na kailangan nating pagdaanan sa buhay. Ang kwentong matutunghayan natin ay aantig sa puso ng iilan. Nagpapakita ito ng tunay at hindi matatawarang pagmamahal na hindi kayang subukin ng kahit na anumang sitwasyon o suliranin. Sa isang hotel noon ay tumutuloy ang isang babae na nasa higit 70 taong gulang. Ito ay madalas tahimik at nag-iisa. Madalas ito sa baba ng hotel para maupo na wari mong may malalim na iniisip. Ito ay madalas mapansin ng lalaking janitor na nagtatrabaho sa mismong hotel. Madalas din niya mapansin ang isang lalaki na palaging dumadalaw dito, na halos kasing edad niya rin ito, na siyang dumalaw din noong araw na iyon. Lumapit ang lalaki sa babae at kinausap ito. May pwede ba akong maitulong sa iyo? Sambit nito sa babae na hindi naman siya pinansin. Ang janitor habang naglilinis ay nakatitig lamang sa bawat nangyayari. May binili akong libro. Gusto mo basahan kita? Sambit muli nito sa babae na muli ay hindi siya pinansin at tinignan lamang saglit. Binasa niya pa rin ito hanggang sa matapos bago umalis. Ang dala ng lalaki ay isang libro tungkol sa pag-ibig, tungkol sa isang lalaki na nakilala ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Kinabukasan ay kaparehas na akto na naman ang naabutan ng janitor na normal na para sa kanya na makita. Nakatambay na naman ang babae na siyang dinalo muli ng lalaki na ngayon ay may dala na namang pagkain. Dinalhan kita ng paborito mong pagkain. Nagugutom ka na ba? Banggit ng lalaki sa babae na siyang tumango naman. Kaya umupo ito at kanyang sinubuan, pero biglang nagalit ang babae at sinabing, "Sino ka ba? Hindi kita kilala." Tinabig nito ang pagkain na siyang kumalat sa sahig. Ang lalaki ay lumapit sa janitor na nasaksihan ang lahat ng pangyayari at nagtanong kung pwede bang mahiram ang gamit nito para linisin ang kalat na nagawa nila ng babae. Pero iba ang naging tugon ng janitor. "Sir, ako na po ang bahala pong maglinis. Ayoko po sanang makialam, pero ang tanong ko lang po, bakit po araw-araw niyo siyang dinadalaw? Eh, hindi ka naman po niya kilala at hindi din po niya kayo kinakausap." Naging tahimik ang lalaki na malumanay na sinagot ang janitor. "Ang babaeng yan, asawa ko siya." Ito ay sinambit na lalaki na halos maluha kapag nakikita niya ang kanyang asawa sa ganoong kalagayan. "Meron siyang Alzheimer disease at yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako naalala." Ang janitor ay nagulat pero nakapagbitaw pa na isang tanong na, "Kung hindi niya kayo nakilala, eh bakit nagtsatsaga pa kayo at pinagtitiisan ang lahat?" Ito lamang ang naisagot sa kanya ng lalaki. "Kahit pa nalimutan na niya ako, ako hinding-hindi ko siya malilimutan. Kahit pa subukan ko ay hindi ko kaya. Handa ako magtiis na bantayan siya at ipagpatuloy ang pagmamahal ko sa kanya hanggat ako'y may buhay pa." Ang wagas na pagmamahal ay ibinibigay na walang hinihintay na kapalit. Yung mahalin mo yung iba sa kung ano man sila nang walang pag-aalinlangan ay ang totoong pag-ibig na dapat makamtan ng bawat isa. Ang tunay na pag-ibig ay walang katapusan, walang hanggan, walang limitasyon,
sa hirap at ginhawa, sa lahat ng pagbabago at sa lahat ng suliranin. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang channel na magbibigay sa iyo ng lungkot at inspirasyon sa iyong buhay. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. At ito, ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.